Dalangin ng bawat isa sa atin na balang araw ay swertihin at manalo sa loto. Yan, yung pagyumamansiya, bibilhin niya itong lugar na ito, ipamahagi niya sa tao, hulug-hulugan niya. Pero para kay Arturo Eupeña, tila may dalang malas ang perang nakubra sa pagkakapanalo rito. Ang pagkakataong babago sana sa kanyang buhay at sa estado ng kanyang pamilya na nauwi sa isang madugong pagpaslang sa loob mismo ng kanyang pamamahay. Labas mo na pati yung pera! Wala kayong makukuha sa akin! Wala silang ibang motibo na iba kundi yung pagnanakaw. Kasi alam nila, iba sa grupo, alam nila na tumama ng loto. Magandang gabi. Ako si Martin Andanar. Ating tuklasin ang bawat pangyayari at alamin ang buong katotohanan sa pagpaslang kay Arturo Eupeña dito sa Crime Classic. Ang makaahon sa kahirapan. Yan ang dahilan ng milyong-milyong Pilipino kaya nakikipagsapalarang tumaya sa loto. Kabilang na rito ang 58-anyos na taxi driver na si Arturo Eupeña o Mang Entoy. Nais niyang maging instant milyonaryo bago raw siya magretiro. Mabilis sinagot ng langit ang dalangin ni Mang Entoy. Ika-12 ng Oktubre, 2002. Sa mga inaalaga ang numerong 13, 19, 23, 25, 30 at 40. Nakamit niya ang 642 Lotto jackpot na umaabot sa mayigit kumulang 19 milyong piso. Hindi na tayo, hindi ka na magta-taxi! Bilhin tayo maraming taxi! Pero bago pa man matamasa ang karangyaan, Oktubre 28, 16 na araw pagkatapos tumama ni Mang Entoy sa Lotto, nagwakas ang kanyang pangarap yumaman. Dinatnan ng mga otoridad ang kanyang katawan. Nakahandusay sa sahig ng kanilang sariling bahay at naliligo sa sarili niyang dugo. Tama ng baril sa iba't ibang bahagi ng katawan ng tinamo ni Arturo mula sa mga armadong kalalakihan na nanloob sa kanilang bahay. Pero ang naging sanhi ng kanyang kamatayan ay ang isang tama ng baril sa kanyang kaliwang dibdib. Nakabukas yung bahay. Nakita kong ganyan si Mr. Arturo Eupeña na katihaya na may tama ng bala sa kaliwang dibdib. Patay na noon. So ang ginawa namin, yung grupo namin, preserve namin yung crime scenes at tumawag kami sa SOCO. Hindi raw lubos akalain ng mga kaibigan at kaibigan ni Mang Entoy na ito ang kanyang sasapitin. Sa kabila raw ito ng pagiging mabait at matulungin niya sa kanilang lugar dito sa Barangay San Roque, Antipolo, Rizal. Tawag yan, Entoy. Entoy ngayon. Wala namang okay naman. Parang katulad namin, pagkaraniwan. Wala naman siyang halimbawa yung katulad sa masamang ugali. Wala. Hindi naman yun, hindi naman yung troublemaker. Ano, magaling makisama yun. Sa totoo nga, nung nagpagawa ng bahayan, yung mga gumagawa dyan kasama manugang ko, libre lahat. Almusal, panahalian, hapunan, may inom pa, pati sigarilyo, libre. Ayon sa kapitbahay ni Mang Entoy na si Aling Rosana, hindi niya tunay na pangalan. Maigpit daw na itinago ng pamilya Eupeña ang pagkapanalo ni Mang Entoy sa loto para sa kanilang seguridad. Ngunit hindi nagtagal ay naging usap-usapan na rin ito sa kanilang barangay. Matapos daw itong ipamalita ni Mayorico Guatno, ang matalik na kaibigan at kapitbahay ni Mang Entoy. Oo, kumalat dito sa lugar namin. Siya ang namalita. Kasi nga, hindi nga siya pinahiram ng pera. Kaya galit na galit siya doon sa mga Entoy. O, di dumating ng mga taga-ibang lugar. Nung pag-birthday na, nagulat kami. Bakit hindi taga rito ang bisita? Kahit nga balat sa halit, hindi nga kami nakatikim. Hindi kami tinawag. O, iba ang mga bisita niya.
mga tricycle, mga dikotse. Yun lang ang mga niya, mga kapitbahay na hindi man. Ayon kay Domingo Galarosa, pinsan ni Mang Entoy, nung gabing mangyari ang krimen. Happy na birthday pa! Masayang nagiinuman si Mang Entoy, Mayuriko Guatno, at mga bisita nito galing Bicol na sina Joseph at Carlito, at ilampang mga kapitbahay. Bilang selebrasyon sa karawan ni Mang Entoy, iniwanan niyang nagiinuman ang mga ito sa labas ng tahanan ng pamilya Yopeña bago tuluyang magpahinga. Base naman sa salaysay ni Reynan Yopeña, ampon ni Mang Entoy, habang mahimbing daw ang kanyang tulog, ay naalimpungatan siya sa kabog ng pintuan at putok ng baril. Laking gulat niyang makita ang humahangos papasok ng kanilang bahay ang kanyang ama na si Mang Entoy na may hawak na baril. Kasunod dito, ang kaibigang si Mayuriko Guatno. Paano nangyari? O kuya, ano nangyari kuya? Teka lang. Maya-maya pa, ay nilooban na sila ng mga armadong Wala! Ano gagawin niyo kay Papa? Huwag kang maingay dyan, ha? Huwag ka sa aming tumingin, eh! Tumingin ka na! Samantala, pinayuko raw siya ng isa sa mga sospek sa isang sulok malapit sa kanilang telepono. Asa sabi susi? Wala! Ibigay mo na! Wala kang makukuha sa akin! Naririnig daw niya ang mga sospek na nagsisigawan sa loob ng kwarto. Wala! Hinahanapan daw ang kanyang ama ng pera at ang susi ng kanilang sasakyang van. Ilabas mo na! Wala! Parang awa niyo na. Anong gagawin niyo kay Papa? Ilang sandali pa ay isang putok ng baril ang narinig mula sa kwarto ng kanyang ama. Mabilis na tumakas sa mga armadong kalakihan. Tangay ang kanilang sasakyang van. Papa! Papa! Pa! Tulungan niyo kami! Nang makalis na mga sospek, ay dali-dali niyang pinuntahan ng kanyang ama sa loob ng kwarto. Pa! Dito tumambad sa kanya ang mga nakakalat na gamit sa kanilang kwarto. Pa! Tulungan niyo kami! Hindi na nag-aksaya ng oras si Reynan at agad daw itong humingi ng tulong sa kanilang kapitbahay na si Mayuriko para maisalba ang buhay ng amain. Ngunit ayon sa kanyang salaysay, ay hindi raw siya nagawang tulungan ni Mayuriko. Sa halip, kinagsarham pa raw siya nito ng pintuan ng kanilang bahay. Kuya, tulungan mo kami. Dali natin si Papa sa ospital. Ayoko makialam dyan, patay na Papa mo. Kuya! Ano ang kinalaman ng matalik na kaibigan ni Mang Entoy na si Mayuriko sa pagkakapaslang sa kanya? At sino-sino ang mga armadong kalalakihang nanloob sa pamilya Yopeña? Ilang araw pumunta dito si Reynan. Siya na nagsabi na nanalo sila sa loto. At saka maraming nakakalam. Siya mismo nagsabi sa mga barkada niya, kumpare niya. Ayon sa mga saksi na sina Reynan Yopeña at Domingo Galarosa, magpapahinga na sana mula sa inuman si Mang Arturo nang looban sila ng anim na kalalakihan. Ang motibo, nakawan ang pamilya Yopeña. Pero dahil sa pagpupumiglas ni Mang Arturo, nauwi sa kanyang malagim na kamatayan. Happy na birthday pa! Isang selebrasyon sana para sa simula ng bagong buhay. Ngunit sa isang iglap lang, nauwi ito sa madugong pagtatapos. Pa, gising pa! Tulungan niyo kami! Yan ang kinahinatnan ng 58 anyos na taxi driver mula Antipolo na si Arturo Yopeña o mas kilala sa tawag ng Mang Entoy. Ayon sa naging investigasyon ng mga polis Antipolo, malinaw na pagnanakaw ang naging motibo ng mga sospek sa panloloob sa bahay nila Mang Entoy. Wala silang ibang motibo na iba kundi yung pagnanakaw. Kasi alam nila, iba sa grupo, alam nila na tumama ng loob. Turn nyo. Dapat ko nila. Nung gabing mapatay si Mang Entoy at nandun din ang kanyang pinsan na si Domingo Galarosa, nasaksihan daw niya kung sino-sino ang nanloob sa bahay ng pamilya Yopeña at kung papaano pinatay si Mang Entoy.
Domingo! Domingo! Base sa salaysay ni Galarosa, matapos daw ang inuman nila Mang Entoy at mga kaibigan nito, ay ginising daw siya ng pinsan para magpatulong magligpit ng mga gamit. Naiwan daw dito ang dalawang bisita ni Mang Entoy mula Bicol na sina Joseph at Carlito at ang kapitbahay nilang si Mayurico Guatno. Matapos magligpit, ay inutusan pa raw siya ni Mang Entoy na magpakain ng pusa. Domingo, may natirang pulutan. Kain mo na sa pusa. Sige, jingle muna ako. Kaya naman pumunta siya sa likod ng bahay para kumuha ng pagkain at umihi sandali. Ngunit papasok pa lang sana siya ng kusina na makita niya ang mga armadong kalalakihan na nasa loob ng bahay. Mula rito ay lumapit siya sa bintana ng kwarto ni Mang Entoy at doon nasaksihan niya ang mga sumunod na pangyayari. Nagawa pa raw ni Mang Entoy naman laban at paputokan ng baril ang isa sa mga sospek na kinilalang si Rolando Velasco. Tamaan niya ito sa may balikat. Kaya naman ginantihan din siya ng putok nito na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Dahil sa mga naging payag ni Galarosa at anak-anak ang si Reynan sa mga otoridad, mabilis na nakakuha ang Antipolo Police ng lead sa kaso ni Mang Entoy. Nakakuha naman ng tip ang mga polis na may nakakita di umano sa mga sospek na sumakay sa isang tricycle matapos maihatid ang van na ninakaw sa pamilya Yupeña sa sitio El Dorado, Barangay San Jose Antipolo. Unang hinanap ng polisya ang tricycle driver na kinilalang si Aurelio Omega. Doon sa pagkandak namin ng surveillance operation doon sa Townville, may nakapagbigay sa amin, nakapagsabi sa amin na isang tricycle driver ang sinakyan ng mga taong nagdala ng sakyan doon sa Townville. So yun ang unang hinanap namin, ito si Mr. Si Aurelio Omega. Siya yung tricycle driver ng sitio El Dorado. Na di umano, yun yung mga sinakyan ng mga suspect sa pagpunta doon pagkatapos may tago na nila sakyan. Agad inaresto si Aurelio Omega ng mga otoridad at mula sa kanya, agad naman niyang ikinanta kung saan nila itinago ang kinarnap na van. Natagpuan ito sa bahay naman ni Samuel Giva sa sitio El Dorado, Antipolo City. Hindi na nagturo pagpunta namin sa pangalawang suspect kay Francisco Arique doon sa El Dorado. Pagdating sa El Dorado naman, siya din nagturo doon sa bahay ni Rolando Velasco dito sa Mambugan. At sinabi niya na ang palatandaan namin doon yung tama ng bala na di umano ang bumaril yung biktima kasi lumaban nung hold up in siya. Mula rito ay sunod-sunod na ring nahuli ang mga suspect dahil sa pagtsatsaga ng grupo ni na SPO4 Felipe Matias at ng iba pang Antipolo Police na may hawak sa kaso. Isang suspect naman ang nahuli. Ito ay si Roger Regalario, ang tanging nag-iingat ng baril na ginamit pang paslang kay Mang Entoy. Nahulihan ito na isang baril na kalibre 38 habang siya ay naglalakad sa kupang Antipolo. Sila lang talaga naman yung mga suspect kasi yung isa sa mga suspect na nahuli namin ay siya naging turn witness ngayon. Siya sa, isa sa kasama nila. Ito si Roger Regalario. Siya yung naging witness against dun sa mga kasama nila ngayon. Inamin ni Roger Regalario sa harap ng pulisya na isa nga siya sa mga kasamang nanloob sa tahanan ng mga Yupeña at pumatay kay Mang Entoy. Isa-isa rin niyang ikinanta ang mga pangalan ng kanyang mga kasamahan. Matapos mahuli ang 10 kalalakihang sangkot sa krimen, agad naman itong ipresenta ng pulisya sa harap mismo ng witness at anak-anaka ni Mang Entoy na si Reynan para beripekahin at kilalanin. Isa-isa niya itong pinangalanan na si Francisco Arique, Rolando Velasco, Eric Peñalosa, Noel Ginosa, Joselito Rose, Lito Abarico, Luisito Caindo, Renato Resonado at ang magpinsang Samuel Giva at Aurelio Omega na pawang mga residente ng Antipolo. At sinigundahan naman ito ng isa pang witness na pinsa ni Mang Arturo na si Domingo Galarosa upang madiin ng mga suspect. Robbery with homicide, violation of RA 6539 o mas kilala sa Anti-Carnapping Act, violation of PD 1866 o illegal possession of firearms and ammunition, at violation of BP number 6 o mas kilalang illegal possession of deadly weapon dahil sa kargada nilang shotgun. Iba't ibang kalibre ng baril ang ginamit ng mga suspect sa pagpaslang kay Arturo, isang shotgun, kalibre 38
at kalibre 45 baril. Uli namin yung si Francisco Arique sa bahay niya. Possession siya ng firearms, meron siyang kaliber 45. Tapos naman yung isa si Samuel Giba, nahulian din ng mga kasama ko ng ano ng shotgun. Kasi Samuel Giba, siya yung parang nagbabantay doon sa sasakyan eh, tinago. Siya nagtago ng sasakyan doon sa bahay niya. Sa pagkakahuli sa mga pumaslang sa lotto winner na si Mang Entoy, ay unti-unti ring nagkakaroon ng linaw ang kaso. Ngunit isa pang nakagugulat na revelasyon ang lumabas habang umuusad ang kaso. Sangkot din di umano sa krimen ng kapitbahay at matalik na kaibigan ni Mang Entoy na si Mayorico Guatno. Siya raw ang nagkalat na nanalo si Mang Entoy sa loto. Pero pinabulaan na naman ito ni Mayorico. Mga ilang araw pumunta dito si Rinan. Siya na nagsabi na nanalo sila sa loto. At saka marami nakakala. Siya mismo nagsabi sa mga barkada niya, kumpare niya. Ayon sa sinumpaan sa laysay ni Renan Peña, magkasamang pumasok si Mayorico at Mang Entoy sa loob ng kanilang bahay bago sila looban ng limang armadong kalalakihan. Hanggang sa umabot ang mga sospek at si Mang Entoy sa kanilang kwarto at naiwan sa sala sina Renan at Mayorico. Ngunit maya-maya pa ay tumakbo si Mayorico patungo sa tindahan na pag-aari ng mga Peña at doon nagtago. Tumalon ako dyan sa pader. May pader na mababa lang. Tumalon ako, papunta rito sa amin, lapit eh. Eh kung di ako nakatalon, baka namatay din ako. Dahil may mga baril eh. Yan, tumawag nga, misis ko sa ano, tawag ng tawag ito sa 167, ano. Wala naman pumupunta, kung saan daw, kung saan, saan, kung saan, hindi nila alam. Eh, samantala, madali hanapin itong lugar eh. Dahil sa mga pahayag na ito ni Renan, inimbestigahan din pati si Mayorico. Bagay na hindi matanggap ng matalik na kaibigan ni Mang Entoy. Ang masama ang loob ko. Nasa kulungan ako na bakit ako ginanito nila. Wala man nagtuturo sa akin, ma'am, na witness. Wala. Pero hindi pa rin ako nila pinalaya noon. Saan hahantong ang pagkakaaresto sa kapitbahay at matalik na kaibigan ng biktima na si Mayorico? Mababa pa itong pader. Mababa pa yan, hindi pa yung ganyan. Dito ako tumalong. Pagpasok namin, nakita ko ito yung mama, yung tao, yung sinabi. Nagulat kami. Ang sabi niya, hoy, huwag na ninyong galawin yan. Patay na yan. Sabing ganun. Sabi ko, oh, ba't nandiyan ka? Saan ka dumaan? Ang tanong ko sa kanya. Hindi na sa kumibo, no? Nadakip ng mga otoridad ang 10 sospek sa pagnanakaw at pagpatay sa lotto winner na si Arturo Yupeña. Pero bago patuluyang gumulong ang kaso, itinawit ng witness na si Renan na sangkot din di umano ang kapitbahay na si Mayorico Guatno. Pinabulaan na naman ito ni Mayorico. Anya, paano niya papatayin ang kaibigang itinuturing niyang kapatid? Bigabi ang pinibigay ako pag-uwi ko. Ay pulutan ako. Inom kaming dalawa. Pinuwi ko yan. Gabi-gabi, umaga naman, magkakapi kami, magkatabi kami. Madaling araw pa kami, gising na niyan eh. Ni sa hinagap daw, hindi niya ito magagawa kay Mang Entoy. Biktima rin daw siyang may tuturing dahil nawalan daw siya ng matalik na kaibigan. Pader lamang ang pagitan ng bahay ni Mayorico at Mang Entoy, kaya napaka-imposibleng pagbalakan niya ito ng masama. Mababa pa itong pader. Mababa pa yan, hindi pa yung ganyan. Dito ako tumalon. Pero ayon sa isang kapitbahay ng pamilya Yupeña na si Aling Rosana. Pagpasok namin, nakita ko ito yung mama, yung tao, yung sinabi. Nagulat kami. Ang sabi niya, hoy, huwag na ninyong galawin yan. Patay na yan. Sabing ganun. Sabi ko, oh, ba't nandiyan ka? Saan ka dumaan? Ang tanong ko sa kanya. Hindi na sa kumibo, no? Inaresto si Mayorico at sinampan din ang kasong robbery with homicide kasama ng 10 naunang mga suspect. Kaya naghain siya ng counter affidavit para pabulaanan ng kanyang partisipasyon sa krimen. Kasabay nito ay nagsumite rin ang 4 sa mga suspect na sina Renato Rasunado, Lito Abarico, Noel Ginoso, Eric Peñalosa na hindi raw sila kabahagi ng krimen.
Kinatiga naman ng korte ang kanilang petisyon. Sa 11 sinampaan ng kaso, ay 6 dito ang pinawalan sala at pinakawalan din noong December 23, 2002. Makalipas naman ang isang taong pagkakakulong, pinalaya na rin ng korte si Mayorico Guatno dahil sa isinumiting affidavit of desistance ng pamilya Yopeña o pag-atras ng demanda laban kay Mayorico. Sa alam ni Litis na hindi po gagawin niya. Alam niya yan. Dahil parang kami magkapatid ng asawa niya dyan eh. Sa asalukuyan, ay 5 suspect na lamang ang humaharap sa kasong pagnanakaw at pagpatay kay Mang Entoy. 5. Ito si Francisco Arrique, Rolando Velasco, Noel Ginoso. Ito si Adrian Darasen, saka si Ro. Itong dalawa nakalabas na eh. Nakapiansa naman ito Samuel Gibat, saka si Luisito Caindoy. Patuloy pa rin dinidinig sa Antipolo Regional Trial Court ang kaso ng pagpaslang kay Arturo Yopeña. Nagiging mabagal daw ang pag-usad ng kaso ni Mang Entoy dahil sa hindi na raw dumadalo ang pamilya Yopeña sa korte at tanging mga pulis na lamang ang pumupunta sa hearing nito. Malaking dagok naman para kay Mayorico ang pagkakadawit sa pagnanakaw at pagpaslang sa kaibigan. Kahit na 10 taon na raw ang nakalilipas, sariwa pa rin sa kanyang alaala ang bangungot na pinagdaanan. Nalulungkot man siya sa pagkawala ng itinuring niyang kapatid, ay ipinapa sa Diyos na lamang niya ang lahat. Yan, yung pagyumamansiya, bibilhin niya itong lugar na ito, ipamahagi niya sa tao, o hulugan niya, dahil mawain niya yun. Gagawa kami ng krasir sa Sursugon. Ako ang katiwala niya. Pag yumaman siya, yun palagi usapan namin. Yun yan. Nagkatutusan na. Ang pangyayari sana kay Mang Entoy ay magsilbing aral para sa ilang naangarap na umangat sa buhay. Minsan nga lang kakatok sa atin ang swerte, kaya dapat itong pagkaingatan. Pagka tumama ka ng ganung halaga, kailangan sekreto talaga at walang nakakalam. At kailangan yung taong meron ganon, may disiplina sa sarili, hindi binubulgar. Samantala, muli naming binalikan ang tahanan ng mga Yopeña sa Barangay San Roque, Antipolo, Rizal. Ngunit, tikom na ang kanilang bibig sa aming hiling na sila ay makapanayam. Ang swerteng natamo sa pagkakapanalo sa loto ay siya namang malas ng kanyang kaligtasan, kasabay ng kanyang paglibing, ang pagbaong din sa hukay ng kanyang sikreto kung papaano siya nanalo. Magandang gabi. Ako si Martin Andanar. Hanggang sa susunod na pagbabaliktanaw at pagtuklas ng katotohanan dito sa Crime Classic.